Year 2005 10 piso by Metallic. Ito po yung mga tinatawag kong hybrid 10 piso or maaari din pong diaper. Posible nga ba yan? Dapat po natin tumalaman. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Galimay Online po. Bago natin na alamin yung mga natatagong sekreto nito nga year 2005, 10 piso by Metallic. 10 piso, mamaya po mag-subscribe kayo at i-on ang notification bell na sa ganun ma-update kapag may bago akong upload about sa mga barya. Okay, posible nga kayang hybrid or diaper ang mga year 2005 na ito. Kaya bago tayo magtuloy guys, pakicheck ang inyong mga year 2005 dahil baka meron kang hawak kagaya nito. Dahil ngayon pa lang guys, sasabihin ko sa inyo na posible nga. So titingnan natin at tawag kayong maiinip ha, kapag nagpapaliwanag tayo para lang tayo nagkukwentuhan dito guys. No? Isipin nyo na magkaharap lang tayo at ipaliliwanag ko yan sa inyo. Ang gagawin nyo lang dyan ay maupo at manood. Itong year 2005 nito sa kanyang Ubers ay wala naman tayong kakaibang mapapansin. Pero kapag iyon ang binaliktad, ang baryang ito, kung familiar kayo sa Dai 1, 2, and 3, ayan ang inyong bubungad sa inyo. No? Kakaiba siya. No? Malilito ka kung anong Dai nga ba ito. Diba? So, balikan natin ang record para ma-refresh ang ating nalalaman dito. No? Unahin natin ang Dai 1 sa 10 pisong ito. Ayan, so tingnan natin yung Dai 1, yung makapalang kagwil ng Dai 1 at yung araw malaki at maiksi ang sinag pero matutulis sa Dai 1 po yan. At ang Dai 2 medyo mataas ang kagwil, malaki ang araw pero yung sinag ng araw ay hindi siya patulis. At sa Dai 3 naman, maliit ang araw pero mahaba ang sikat ng araw at yung kagwil ay ang may pinakamataas na ipin na umaabot na o nakadikit na sa inner circle. Okay, ngayon naman guys, tignan natin kung saan natin maikukumpara itong ating hawak na 10 piso 2005. No? Isa-isahin nyo yung kagwil, yung araw, at yung sagisa ng araw sa baba ng bundok. Alam nyo, yung kagwil eh, wala doon sa tatlo eh. Hindi Dai 1, hindi Dai 2, at hindi rin Dai 3. Itong kagwil niya ay parang pinaghalong Dai 2 at Dai 3. Matatas ang ipin, ano, pero alanganin eh, no? Hindi rin naman Dai 1, mas lalong malayo kung Dai 1 niya kasi yung Dai 1 mababaw ang ipin pero makapal. At yung araw niya makikita mo sa Dai 1, di po ba? Malaki ang araw at matutulis na maiksi ang sinag. At yung sagisag ng araw na yan ay makikita sa Dai 3, bilog siya eh. Kasi sa Dai 1 and Dai 2, pa-square po ang sagisag ng araw na yan. At pansinin nyo naman guys yung stars. No? Ang stars po ay extra sharp pointed stars na katumbas ay D. Kasi may ABCD yan. Eh, no? Pag sinabing D, extra sharp pointed stars. Ayan, so masasabi ko ngayon pa lang para sa akin, tinatawag ko nga itong hybrid or posible ding diaper. Diba guys? At kunin natin yung isa, dalawa kasi ito para mas mapagtibay natin itong ating 10 piso na hybrid. Yan o, year 2005. Halos pareho lang sila guys eh. Kaya kung ako sa inyo, pakicheck nyo. Ayan, halos ganun din yung kanyang variation. Ganito kasi ang nangyari dyan guys. Kaya naging hybrid coin ito or diaper. No? Yung katangian ng Dai 1 kinuha sa kanyang araw na yan. At yung katangian ng Dai 2, kinuha, sabihin na natin dito sa kagwil niya, no? Pero sabi ko nga kanina, alanganin. At yung katangian ng Dai 3, kinuha, ito nga, sagisag ng araw. Sa makatuwid po, ayun nga, pinagsama-sama sa isang coin, yung Dai 1, 2, and 3 na lumalabas ngayon, na sinasabi ko ngang hybrid coin or diaper. Kung kayo naman po ang aking tatanungin, ano pong maitatawag nyo sa ating year 2005 na ito guys, no? Malaya po kayo makapagbibigay ng opinion kasi nga wala pong record ito eh. At maya maya lang titingnan natin sa numista kung ano pong record ang meron doon para malaman natin kung anong lagay netong mga
year 2005 hybrid na ito, di ba? At tayo sumaglit dito sa may record, guys, no? Year 2005 tayo. Ayan, year 2005. Tingnan nyo agad, reverse 1C ang pinakamarami, 13%. Common, reverse 1C. Guys, no? Wala po tayong reverse 1C na year 2005 eh. Dahil nga, ang ating hawak ay yung ang hybrid na sinasabi natin. At yung year 2005, reverse 2B. Itong reverse 2B na ito, ay 0.3% lamang ang frequency. Masasabi nga, mababa ang vintage or hard to find na yan. So guys, dadalawang record pa lang ang meron ngayon dito. Saan kaya natin mailalagay yung ating hybrid coin? Kaya ito parang survey itong content natin eh, kasi malalaman ko yan sa inyong magiging mga komento kung gaano karami ang magbibigay ng opinion or komento kung sila po ay meron ding hawak na year 2005 hybrid or die 4 na ating ang tinatawag ngayon. Ayan po guys, no, baka yung iba mag-isip na naman. Sabihin, gumagawa ka na naman ng sarili mong barya. No? Ulitin ko po, hindi po ako gumagawa ng barya at wala po akong kakayahan gumawa ng coins. Wala po akong mga makinarya. No? BSP po ang gumagawa dyan. At sila po ang nakakaalam kung bakit mayroong mga ganyang variation. No, ito parang hybrid nga. Eh, no? Pinaghalo-halo sa isang barya yung katangian ng die 1, die 2, at die 3 na nagresulta hybrid coin, 10 piso. Ang galing, di po ba? Pinaghalo-halo katangian die 1, die 2, and die 3. Ayan ang resulta. Napakaganda po. Nung una ko nga nakita ito eh, at nung nagsisimula pa lang tayo mangilati, sabi ko, ano ba ito? Bakit nagkaganto ito? Akala ko noon, error. Possible din bang error coin ito, guys? Okay, pwede na kayo magbigay ng komento dyan kung error ba or variation itong ating hawak. Malalaman po natin yan sa inyong tulong. Magkomento lang kayo, at kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka po at i-on ang notification bell para palagang updated. At unti-unti meron po tayong binibigay na mga impormasyon sa inyo, at tulong-tulong po tayo. At kung meron po kayo mga kakaibang coins, pwede nyo pong i-share sa ating Kalimay Online Facebook page. Ayan. So asahan ko po ang inyong komento, guys. Hanggang sa susunod po, tapusin ko na po ang ating video. Maraming salamat. God bless you all po.